Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Tony Leachon. At nandito po ako ngayon at bago lang po ngayon at hindi na ho ako naka cellphone po ngayon. Naka-laptop na po ako ngayon. Breaking grounds. Ay nako. Kasi umiinit po kasi yung ano eh, yung aking phone at busy kasi buong araw. So, nag-decide na ako na naka-ano na po ako ngayon. Naka-laptop. First time. Kanina rin ho nag-zoom ako using the laptop. At kwento ko lang ho sa inyo ngayon. Maganda po tong araw na to. Ako po ulit si Dr. Tony Leachon. National Special Advisor to the National Task Force. Marami tayong updates ho ngayon. At gusto ko hong linawin yung mga bagay-bagay po tungkol po dun sa mga nangyari sa araw na to. Kung mapapansin nyo yung title ho ng ating topic tonight, eh, No One Left Behind. Ito yata po eh, ang sinasabi po ng mga Marines na kanilang mantra na walang iiwanan, and I got your back. Ang ibig sabihin ho niyan, wala tayong iwanan. So last night, kung naalala nyo, kagabi po, yan, ay nagkaroon po ng dalawang putol po eh, kasi nag-overheat. Tapos yung isa naman, tumawag ho si Secretary Galvez at malungkot na malungkot siya tungkol ho sa isang misquote ng dalawang pahayagan po ng Rappler at ng Philippine Daily Inquirer. At may press statement siyang pinasa. Tapos eh, ako naman po ay hanggang alas 3 po ako natulog at diniseminate ko po. At nakipag-connect din naman po ako sa Rappler. At mabait po yung akin pong kaibigan doon, si Miss Mara Cepeda, ang kanya pong inay taga Mindoro. At ako naman ho, hindi ako sanay sa ranting. Kung ano yung press statement lang ng nilalagay. Mapansin nyo, pag may press statement po, hindi po ako nagko-comment masyado kasi in so many times, you will meet them ho, yung mga tutulong sa inyo. So, tumutulong ho lahat ng naman na may media sa advocacy mo, whether sa alcohol, sa tobacco. Ganyan po eh. So, ako naman, kung ano yung tama, yun ang sinusunod ko. Kaya nakita niyo yung pinost ko, eh, truth and trust. Yan ang laging importante. Yung trust, i-earn mo yan, yung truth din. At saka kilala ko kasi si Secretary Galvez, eh, isang sundalong napakatapang. Ang weakest pala niyang parang attribute ay yung tumanggap ng siya ay sinasabing hindi honest at integrity yung kanyang number one attribute. So, masasabi ko lang, mahinahon hanggang alas 3 ayos this morning, punta ako sa office, may meeting na naman ng National Task Force. At kaninang alas 2, nagkaroon po ako ng Zoom meeting dun ho sa Ateneo de Manila, Radyo Katipunan. Isang oras din po yun, napakaganda po ng interaction, may Viber na ako. Tungkol sa mga suggestions ko, usap ko mathematician, data analytics, mga estudyante, matataas sa tao. So, doon sa mga suggestions nila po, aayusin natin. Ngayong araw ding to, nag-press conference ho si Secretary Galvez. Senior ko rin ho sa inyo yan eh. Ang nangyari po kasi noon, nandun ho ako ng press conference sa Davao. Tapos, pagkagaling namin ho kay Mayor Sara Duterte, pumunta ho kami sa pier at sinalubong po yung warship po ng China. Dami po mga PPEs. So, ang dami po ng tao doon. So, nandun ang mga agency. And siyempre, ang hirap po yung maingay. So, siguro putol-putol. Na-pick up po ng Philippine Information Agency. Nandun daw yon. At yun ang sinabi po ng Rappler. Yun ang na-pick up nila. So, nag-apologize na po ang Rappler. At tinatanggap po, pero nag-explain pa rin ho si Secretary Galvez. Hintayin na lang po kung ang inquirer po ay
mag-apologize kasi may editorial po siya. Rappler po ay news. Yung isa po ay editorial na parang may insinuate na hindi maganda. So, yaan nyo na ho yun at na-correct na ho na Rappler ho yun. Yung sa inquiry na lang iniintay natin. So, nakahabol pa po ako sa live nyo. Opo. Yan. Marami akong pag-uusapan ho ngayon. So, anong moral lesson of the... Tapos, ang Rappler naman, ganun din ang sinabi. Alam niyo, sabi ni John F. Kennedy, pagka nagkakanyan, please forgive them, but remember their names. Ako naman, hindi ho ko, mapalatandaing tao, hindi ho ko bengador. Kasi lahat naman ho, minsan nagkakamali. Pero pag related ho sa integrity, mapusok ko ang damdamin ko dyan. Kung naalala nyo, nung panahon ng Deng Baxia, magkukunti lang po kami noon. Tapos na maraming sumama ang loob sa'yo. Merong pabor sa gamot ng Deng Baxia, merong hindi. Then, later on, isa o dalawa na lang kami, tapos isa na lang. So, ganun noon nangyari, naiiwanan ka. So, sa crisis, ganun din ho ang nangyayari. Isa o dalawa na lang. O, pero dito, pag ho nanghina po kayo ng loob, mga kababayan, wala na pong magtsatsaga po. Alam niyo po ba ang nagiging parang inspirasyon lang ho namin, isipin ho kayo na pag ho kami tumigil, hindi na po kayo makakalabas ng bahay, hindi na kayo makakapag-aral, hindi na po kayo gugulong ang mundo nyo. So, ibig sabihin, we are using that particular inspiration para ho kayo ay bumalik sa normal niyong buhay. Yun ho ang ibig sabihin niyan eh. Ngayon, ang focus, so ako ho personally, nagpaliwanag na si Secretary Galvez, nagpaliwanag na po ang Rappler, kinorek po natin. Ang maganda ngayon, nakapag-update pa si Secretary Galvez ng ginagawa niya. So nagpunta ho, hindi ho, ito hindi nalalatala kasi hindi ho mahilig siya sa ano eh, sa mga publicity. Ako na nga lang ho ang kasama ho si Darwin na we nagiging komso eh. Oh, yung so nagpunta po kami saan? Sambuanga, kapunta kami yung Caraga, Davao. Tapos ang schedule ko bukas, meron ho akong meeting sa morning. Tapos sa Sabado, meron ho akong webinar at meron din hong isa pang meeting. Dami yung gagawin po, ano. Tapos sa Lunes, meron po kaming lecture ng DALG tungkol sa contact tracings. Tapos sa Tuesday, pupunta kami, may field work ho kami. May field work, hindi ko muna ho. And then, may field work, in-announce naman po ni Secretary Galvez eh. Pupunta ho kami ng Baguio at dadayuhin namin ho si Mayor Benji Magalong para Magalong para ho pag-aralan yung contact tracing ho nila. Kasi ho, yung contact tracings po, yan ho ang pinaka-importante talaga. Kasi kunyari, wala kayong RT-PCR, wala kayong rapid testing. Ang lalabas yan, syndromic way. Ang ibig sabihin ng syndromic way, kunyari, ikaw ay may fever, may cough, may sore throat ka, kunyari, suspect ka, at ikaw ay na-exposed dito at wala kang testing na magagawa, ihiwalay ka kagad, ikaw ay quarantine. Kung mapalad ka naman at may rapid testing, ite-testing ka, tapos ihiwalay ka, pero kung talaga may symptoms ka at meron kang secretion, mag-RT-PCR ka. So, pag-aaralan natin yung contact tracings o on the ground kasi wala naman nakakita niya in our lifetime eh. Kayo po ba nakapag nasopharyngeal swab na? Kayo po ba yung nakapag nasopharyngeal swab dito at saka dyan? Nakapag rapid testing na ho ba kayo? Kung hindi pa, siguro gawin nyo. Ngayon, gusto kong matuto ng contact tracings kung paano isinasagawa siya at makita ko kung paano. Oho. Pwede ho ba malaman ng Viber nyo? Opo, i-message lang niyo po ako. Okay. So, kayo po ba nakikinig? Ngayon, ang ganda ng RK kanina. Radyo Katipunan. Alam niyo po ba yun? Spontaneous lumabas po yung mga ideas eh. Kasi ang gaganda po ng ano eh. So, babalitaan ko kayo na mga darating pa.
Okay, ano ho ba yung cases natin ngayon sa Department of Health? 11,876. Ang National Capital Region ay 188 cases, 73%. At ang Region 7, 16 na lang, 6%. Others, 54%. Gandang gabi po sa mga nakikinig at wala kayong kasawa-sawa. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Tapos ang recovery natin, 2,237 total at 86 recoveries. Ang namamatay po ay 790, 18 po yung new deaths. Sinabi rin ho ni Secretary Galvez na dahil dun sa PPE, nabawasan ho namamatay po mga doktor. Kasi ngayon, ang supply padating na, hari nawa, matapos po yun. Kasi isa ho yan sa pinaka-importanting criterion para ma-ease down nyo po yung tinatawag po nating yung ating lockdown. Na explain ko mabuti kagabi yan at gusto ko rin po explain yan kung hindi pa nyo naiintindihan. Fight the good fight. Opo, alam nyo natutunan ko yung wisdom and then maging kalmado. May sense of urgency, may drive ka pa rin. Pero hindi na ako nakukuha magalit po. Focus lang ho ako kung paano i-defend yung trust and truth. Hindi rin ako nagagalit ho sa ibang tao ngayon. Kasi sayang yung energy para malungkot ho kayo . So, ganun lang ho ang natututunan ko rito. At thank you nga pala sa support na na-spread nyo po. Kasi mahirap po yun . Naka-laptop na ako talaga, Jen. Ha? Kita mo na. Thank you sa advice. Kasi baka masunog ho tayo . Okay, so PPE, so National Task Force meeting today. Haba ng meeting. Maghapon po. Talagang per region ang pagre-report. Nakamakikita nyo ang dedication ho ng mga tao nagtatrabaho. Yan. Real-time, granular data po. Grabe po nga itinerary ko po. Alam nyo po ba, antok na ho ako. Pag uwi ko ho, sinusundo ako ni Yaya Ani. Tulog ako ganyan, tukaki po ako. Alam nyo po ba, ito tukaki. Ganyan nga, tukaki ka. Tapos pagkaligo ko, kumain ako. Alam nyo ulam namin ko ano? May ligo ba kayo sa chicken liver and gizzard? Yan, sarap yan. Tapos may pechay. Tapos merong bangus. Nagluto ho si board member Maikan po. Yan. Nag-positive rapid test na po ba kayo? Opo, tapos na po yun sa Malacanang. Nag-RT-PCR na ako sa Red Cross. Tapos na. Sabado, lumabas ho. Alam nyo kung kailan? Kahapon. Nakauwi na po ako, sakalang lumabas yung RT-PCR. Ilang araw ho yun? Friday, Saturday, Monday. Limang araw. Ganun ho talaga yun. Hi, Glenn. Yan. Oh. Hindi na ako natatakot ngayon na baka ho sumabog to. Naka-laptop na po ako ngayon. Ha? Kita niya na. Improving, ha? Improving. Dapat matuto na ho pala tayong gumamit ito. Kung tayo Jurassic. Kasi ito magiging buhay natin . Dito tayo magte-telemedicine. Dito tayo mag-meeting. Imagine niyo yun. Dito na tayo. Alright? Okay. So ano pa? Biro nyo, hindi naman ako nag-aral sa Ateneo. Ang kausap ko kanina yung mga Atenista. May isa akong anak na nag-aral sa Ateneo, si Jolo po. Si Maikan po, nag-aral yan, Straight Lasal, Green Hills. Tapos UST, tapos nag-MBA sa Lasal Taft. Si Bana, ang pangalawa kong anak na babae, na maganda. Talaga maganda. Nag-aral ho yan sa OB Montessori, tapos Poveda, tapos UST Nursing, UST Medicine. Yan, doktor na po. Magre-residency po siya. Tapos si Jolo naman, Lasal, then Ateneo, then UST Nursing, UST Medicine. Yan, magbo-board exams po siya. Ngayon, ba't ko po binanggit yan? Kasi nung malito ako, hindi ko alam yung Ateneo at Lasal galing ang probinsya. Hindi ko rin alam, nung 1977, pagpunta kong ng UST, nako, kabadoy-badoy ko. Naka-bell-bottom blues pa ako at gabardine. Sila yung naka-maong, naka-kotse, naka-t-shirt. Pero ang babait po. Tapos, so hindi ko alam, hindi pala ako in nun. Nung panahong yun. Pero, hindi ko rin ako alam bakit sila pagka Sunday, may pinagkikwentuhan to ko sa UAAP. So at that time, sila pala yung mga sikat na school. Kasi siyempre kung taga-bukid ka, hindi mo alam yun. At that time, kasi magbabarko kayo. Noon, kahoy pa ho nga ng vapor noon .
Tapos may mga manok-manok pa ho kami eh. Never read mo naman message ko, Doc, pero Ruth, paano ko ba mababasa lahat ang message nyo? Eh, paano ko kaya? Ang dami po eh. Pagod na pagod daw ako minsan po sa inyo. Siguro email po. Nagbabasa po akong email. Kasi ang hirap pong habulin dun ho sa messenger po, dun sa public page. Pwede ho bang email na lang yung iba? anthony.leachon@gmail.com. Ang hirap pong habulin. Kasi pagkatapos ito, babasa ako ng konti. Tapos, tutulog ho muna, papahinga. Baka magkasakit po eh. Mahirap po. Ang dami po kasi yung tanong, yung pwede kong sagutin. Yun nga isa, papareseta ng bakuna, hindi ko na nga natandaan eh. So siguro ang the best po niyan, eh Viber. Just, alam ng Viber ko, hanapin niyo po ako. Doon naman sa may alam ang email ko, di email niyo po ako. Tulog ng tulog, yan ang tukaki. Yan. Yung energy po, ang hirap po. Alam nyo ho, gagabi alas 3 na ako natulog po. Tapos nagising ho ako alas 7. Pumasok ako kasi may meeting ho kami. Talaga pong napakahirap po. Napakahirap. Okay, so gusto ko muna ho, sa States pala, ito. 1.4 million. Grabe ang cases sa US. Ang namamatay, 84,000. Globally, 4.4 million ang cases. Ang deaths po, almost 300,000. Talaga pong, ano, may gera na po talaga dito sa, grabe ho ito. Hindi ko ma-imagine na tayo magiging ganito, na tayong lahat nasa bahay, tapos nag-uusap tayong ganito. Diba? Alam nyo, malaking privilege po yan. Eh, natutuwa din po ako, minsan nagtetext ko si Senator Bongo, may mga tinatanong po. Sinasagot ko naman po, hindi ko alam kung tama. Secretary Lorenzana, ganoon din. Secretary Ed Anyo. Secretary Galvez. Sabi ko, malaki na siguro ako, no? Dahil nakasalamuha ko na yan, no? Yan. Ang pinag-usapan sa Ateneo, 50% of the time, real-time and granular data. So may mga kine-question ho sila regarding po dun sa data ng Department of Health na kine-question din ng UP. In fairness naman ho sa Department of Health, meron ho silang ano, agency, ang pangalan Faster, at saka may epidemiologist si Dr. Wong. Kaya lang po, I think dapat mas marami po tayong epidemiologist at researchers na kinuha. Kasi po yung decision po natin sa COVID po ay data-driven, real-time and granular data. Dapat po pagsamasamahin na po yung galing eh. Yung mga UP, UST, Ateneo, pagtulungan na natin ho to, atin naman hong bansa to eh. Parang pagsamasamahin na po ba, Atenista ka ba, Christina? Yan. Oh, yan, level up mo si Doc. Opo, ustin naman po ako. So pagsamasamahin na yung Marvel superheroes, sama na rin natin ang Avengers. Siguro pag maganda ho yung data natin, maayos ho yan. Eh, extra mile po. Yeah. Maliit pa ho ako, ganyan ho ako. Si Teng Pateng, basahin mo naman ang cover books mo, yan. Regards to you, Doc, yan. Oho, share nyo po ah, kung ano pong pwede natin i-share. Okay. So ano hong gusto nyong sabihin ko sa inyo doon sa Ateneo? Alam nyo, hanggang ngayon na nag-iis na tayo, alam nyo, number one talaga. Pinasummarize nila sa akin eh. Alam nyo, real-time and granular data. Ang dream ko yung parang sa US na habang nagsasalita ka. Kunyari, ikaw kunyari si Sanjay Gupta, tsak, tsak, tsak. Naglumalabas na gano'n, no? Tapos may curve ka. Tapos magde-decide ka real-time. Pagka sinoom in yung camera, eh makikita mo yung kunyari Maynila. Tapos liliit sa barangay, ilang cases dito, ganyan. Galing. Yun ang gusto kong data eh. Yung parang gano'n po, para makapag-decide po kayo. Alam niyo, maganda ho yun eh. Si Jomar Rabahante, isa hong magaling na mathematician sa UP Los Baños, on board na rin. So kita niyo ngayon, pinagsama-sama na ho yung galing. Oh, nakagabardine ako noon, Billy. Alam mo yung gabardine? Nako, nakagabardine ako noon. Tapos yung aking ano, laylayan, cover yung ano, yung sapatos ko. Di ko alam, baka pinagtatawanan ako. Galit pa nga ako noon sa tailor ko pag hindi cover yung ano eh, yung sapatos ko. Porba pa akong ganyan. So, katawa naman talaga. You know, pag nanggaling ka,
sa probinsya, tapos uuwi ka dun sa ano, sa probinsya. Alam mo ba, ganyan ganyan. Noong second year, nakamaong na ako ngayon. Medyo chill na ako noon. Ang uso kasi noon yung Playboy tsaka yung Stain It. Alam nyo ba yung Stain It? Tsaka Wrangler. Pagka naka ganun ka noon sa UST, eh medyo ayos ka noon tsaka nakaano ka noon. Nakasibago ka yata ng ganun. Ganun ang mga forma noon, di ba? So, yun ang mga nakarang araw. So, anong ibig sabihin niyan? Kung isipin mo, kung di ka nakapag-aral, mahirap din. Kaya ngayon, ang iniisip natin, kanina ho, ang diniscuss doon, yung mga estudyante, ito, bibigyan natin ho kayo. Yung mga taga-Ateneo po na sa radyo Katipunan, hinahanap ko na kagad kayo ng rason. One of the important things na diniscuss kanina, seriously, paano na tayo mag-online education kung wala kang internet? So, sabi ni Dr. Ted Erbosa sa UP, di mag-online kayo. May mga umaangal na estudyante kasi in the first place, wala naman silang computer ang 30% of the population ng students sa UP. So, malaking problema yan kasi sabi niya, paano magkakaroon ng online kung 30% eh hindi may kaya. Nung tinatanong ko sa Ateneo, parang lahat po sila merong computer. So, pwede sila mag-online. Ngayon, ang sabi naman ni Professor Tokake, yan, sobrang antok. Ayan. So, sabi niya, ay kung hindi kayo mag-start mag-aral ng June, mapupuro lang pag-iisip nyo. So, dapat mag-start na kayo. At September naman sa CHED. Ang problema, sabi nung question sa atin, paano kung taga liblib na po ka, paano ka ngayon? Kunyari, public school ka at ang malayo sa'yo, wala kang ganito. Di ba? So, inisip ko yan. So, alam nyo talaga serendipity. Kung nakikinig yung mga taga-Ateneo yung Radyo Katipunan, ayan, nanood si Bernadette. Eh. Okay. Yan yung bagyo pag-uusapan natin. So sabi ko ganito, dapat i-request natin na Globe at saka Smart through the power of the government na yung, yung bandwidth natin increase para lahat tayo naka-online na. Kasi parang kunyari sa Korea, alam nyo pag pumunta kayo sa Korea, I tell you, naku, lahat ho ng drama series at mga pelikula ng mga anak ko, andali ho doon. Parang pag pumunta lang sa isang area, ang galing po talaga. So kanina, inisip-isip ko yan. Paano nga tayo magaganito ko hindi? Magpalis na daw ako ng career. Anong gagawin ko? Yan. Nakita ko ba naman si Undersecretary Eliseo Rio? Alam niyo kung sino siya? Siya siyang general, brigadier general, na ang galing ho sa informatics. Ang sabi niya, tama ka, Dr. Leachon. Ang target natin, increasean yung bandwidth lahat para lahat, pati taga liblib na puok mag-internet para magkapag-online education. Kita mo naman yan. Paglabas ko na, pagpasok ko, nakita ko siya. So lahat po kayo mga kaibigan, by June, ay mag-i-increase na ang bandwidth para lahat kayo makapag-internet at matutuloy ang online education. Wow! So, magkakaroon tayo ng real-time data at granular data. So, nakita niyo po yun? Ang ganda, no? Serendipitously, re-report ko yan sa Viber ng Ateneo. So, may nasosolve ho tayo kahit pa pamiron-miron ho tayo doon, ha? So, yan, may natupad po ako today for the education part. Biro niyo, malaking bagay yan kasi education, ilan ho ang education? 30 million population yan. Okay? 140. Tulong-tulong talaga. So, lahat to ng merong i-contribute, gawin nyo po yan, ha? O, so, may na-contribute po ako doon sa education part. Okay. Ngayon, ang PPEs pala natin sa mga doktor, at tinext pala ako ni Georgie Saligan from ano, Osamis. Nag-i-increase na po yung atin pong ano, mga PPEs, kaya that 1,000 na palang healthcare professional apektuhan, pero bumababa na po ngayon ang cases para mailigtas po natin sila. Tapos, tinanong din ako kanina nung isang estudyante, bell bottom, yeah, bell bottom. Oho, Ambel tawag dun, Doc, Ambel. Ambel, o bell bottom, tama. Tinatanong nila kung ready na daw. Sino daw magmamandate kung ready na daw mga estudyante. Actually, ikaw, emotionally ba prepared ka na? Physically prepared ka na para magtrabaho ka? Ako, sinasabi ko sa inyo,
papasok po ako. What can you say about Singapore? Ginagawa na po real-time data. Nagbabangbang ka ba? Oo, nagbabangbang po ako noon. Gabardine. Alam niyo yung gabardine yun? Eh, sikat po yun. Tagabayan lang kami nag-gabardine. Ayan. Alam niyo yung gabardine? Oo. Tsaka noon, uso yung mumu eh. Mumu, tsaka mga miniskirt. Tsaka noon, pakahabaan ng buhok noon eh, noong unang panahon. Tapos nauso pa yung Commodores eh. Hindi naman alam ng anak ko to eh. So, ang gusto kong sabihin sa inyo, meron ho tayong mga parte na nasosolve pag nandun ka. Kasi mga tanong yan eh, education is important. So, ano pang important po na gagawin natin po? Sa Baguio, di, ang schedule ko po bukas ay meron po meeting. Tapos may Zoom meeting. Then may dalawa po akong lecture sa Sabado sa doktor at saka sa business sector. Kababayan mo ang asawa ko, taga ano. Magaling daw po talaga ang mga Mindoro at gwapo pa. Hindi, dinagdagan ko yung gwapo. Ang sinabi lang ho magaling pero hindi ho yung ano. Oh, yan. Si Dr. Tony, kababayan ng husband ko. Yan. Ayan, okay. So, yun po ang istorya ho niyan. So, ngayon, anong next steps natin? Pagpapaliwanag pa rin tungkol sa granularity ng data, real-time, at alam nyo na yung isa. So, ngayon, ang concentration natin ay contact tracings. Kailangan yun sa mga lugar na malalayo at wala pang RT-PCR, papaturo ho tayo kay Mayor Benjamin Magalong, pupunta kami doon para maituro ho sa local government unit kung anong contact tracing. Ako po may lecture po doon. So, ano pa ba ikikwento ko sa inyo? Pinasasabi pala ni Secretary Galvez na ang supply chain po ng mga medical supplies pa-stabilized na po. At wala hong katotohanan na siya po ay hindi po siya nagtotolerate ng korupsyon. Kung makita nyo, napakasimple nung boss ko. Hindi nga makakain halos. Napakagaling po ng taong yun. So ano pa ho ang mga... Ayan, Department of Information Communication Technology. So ngayon, chill ho tayo. Gusto kong sagutin yung mga tanong nyo dito sa gilid. Para sa ganun, eh, sabihin naman yung pinapansin ko kayo. Kasi maganda ho yung screen eh. Ganda pala ng screen pagka, ano, pagka naka-laptop ka. Doctor, walang sounds? Wala bang sounds? Sorry ho ah. Heart trap si Doc nung araw. He graduated valedictorian. Opo, yun nga po. Kasi ho doon sa school namin, lima lang ho ang kalaban ko sa school eh. Opo, ang lingkod niyo po eh, ano, na ganun po. Yes po, salamat po, 1977. Dami kong kaklase, batiin ko na ho ah, si... Portia Pantua, si Bobby Montale, si Asia Andal, yes. Marami po eh, si Mauro Magpili, si June, si Dr. Noel Spaliardo, si Evelyn Marquez. Mag-reunion sana kami, hindi natuloy dahil sa COVID po eh. Yan. Okay, hindi naman pala kailangan, dependent ka sa Global Smart, Passat Wireless. Tapos, yan, si Mocha Uson. Ano ho bang problema dyan? Mga vitamins po. Oh, ano pa ho? Congratulations, Doc. Paano lagi nasisira ang net nga sa Pilipinas? Ayan. Mababagal po talaga internet. Yan po ang nagpasimuno niyan ay si Advocacy for Action for Economic Reforms na i-increasean po. So, ipapalap ko po yan para sa inyo. Pangako ko po yan. At saka si Roselia Avila, batchmate ko po yan. Nasa Japan po yan. Pagpunta, kumusta dyan? Wala ba tayo dyang COVID? Oh. Di, you look younger po. Naka-corduroy. Paborito ko, dami kong corduroy eh. Yan. Bagong gupit kayo po. Yan. Ginupitan ho ni doktora ng isang araw. Pwede na ho. Kung gusto niyo magpagupit dito sa Commonwealth, tumatangga po yung misis ko. Ha? So, magpagupit po kayo rito. Oh, naka-laptop na ako. Chill na ako ngayon. Papalitan na ba ang classification ng mga probinsya? Opo. Hindi ko po ba nasabi sa inyo?
yung reviewin uli natin. Sige. May nagre-request kung pwede daw ulitin daw po yung ano, yung classification. Marami pong hindi nakaalala. O sige ho. Computer ace na po talaga. Okay. Oh, ito ho, ah, para may natatanong ho kung ulitin daw po yung sa mga probinsya po, ah. Okay. Ito po. O, hindi pa alam kung alin ang mga probinsya. Okay. Ang mga probinsya na nakita natin na ang modified ECQ ay NCR, Laguna, at saka Cebu City. Tapos, may granular. Ito po, oh, granular. Okay. Granular representation po. Yan, ganyan. Kailan kayo magiging real-time ang data? Matagal-tagal pa, iha. Siguro mga isa o dalawang linggo. Ganun po yun, ha? Share nyo naman po yung ano, lecture sa contact. Okay, granular representation. Okay. Oh, alam niyo na ho, kanina ho may nagtanong ho sa ano eh, sa radyo, kung ano daw gagawin kung modified ECQ. Ito po ah. So sa Manila ho ito, limited movement pa rin, operation of manufacturing and processing po. Ayun. Tapos limited transporting services of essential goods. Wala pa rin hong klase. Ayun. Pag naman ho GCQ, yellow, limited movement pa rin. Operation of government and industries up to a maximum of 75%. Yan. Tapos, flexible learning arrangement. Ibig sabihin online, pwede kayong pumasok with social distancing. Tapos, ang new normal natin, dalawang taon mula ngayon, kasi hanggat makadating yung vaccine. Paano yung mga company na babalik sa work bago magpa-test muna, bago pumasok? Well, may mga guidelines po yun, mga kumpanya. Depende po kung paano kayo i-clear. Kung magra-rapid testing ba kayo or by analysis lang. Meron hong mga guidelines po sila. Sa opisina na alam ko, sa misis ko, pag depende sa criteria ninyo po, meron, alam na po kung sinong papasok po sa kanila. Sino rin po ang sa bahay lang or work from home. So, kailan po kayo magiging real-time ang data? Kaloka yung Wrangler doc, ha? Tukake. Yan. Tukake. Alam niyo yung tukake? Yung antok na antok ka, tukake ka. At saka yung, ano, alam niyo rin ba yung ugambi? Ugambi. Yan daw ho, eh, parang dam na tao. So, pag taga Mindoro ka, ugambi. Okay. So, ang lakas nga daw ng sound, eh, sabi ni Leia. Okay. So, meron ba ho kayong gustong itanong at siguro bored na kayo dito sa sinasabi ko tungkol dito? Well, i-share ko sa inyo yung aking experience sa advocacy na natuto po ako maging kalmado. Pag pala ho may advocacy ka, depende ko sa kanang gagaling. May iba magiging kakampi mo, ang iba eh hindi kakampi sa'yo. Pero kaibigan mo pa rin. Kaya lang, may matitira in terms of crisis, depende sa need mo, sa palad mo, sa courage mo, merong matitira na lang dyan. At dapat, pag nandun ka sa position na yon, eh magka-add value pa kasi bihira yung binibigyan ng pagkakataon maglingkod sa bayan. Yan ho dapat ang gagawin. Kaya kahit pagod ho ako, Diyos ko po, ang hirap po talaga ng ginagawa kasi natatakot ka every time na ikaw po ay magkakaroon po ng sakit. At buti na lang, negative ako sa rapid testing, negative din ako sa RT-PCR. How open ba dapat kayo magpa-testing? Depende po. Pwede po. Saan ho ako graduate ng high school? Oriental Mindoro High School. Nasunugan po kami ng grade nung ako po ay 8-7. Tapos lumipat po kami sa Calapan. Nagpumasok po ako sa Adriatico Memorial Elementary School. Tapos nag-Whole Infant Academy ako. Doon po graduate po si Charo Santos. Yan, si LV Ru. Yan. Si Jomar. Yes po, real-time and granular data na. Yes po, Jomar, gawin natin yan. Ha? Yan o ang target namin ni Jomar. Tatrabawin natin yan with Ted Erbosa. Okay. Oo. Nakakatawa yung interaction sa ano, ang gaganda ng questions nila kanina.
Pero yung mga questions yan will turn into resolutions, ha? Hindi basta-basta. Kaya magpa-schedule ho pa tayo yan kahit linggo-linggo. Okay. I cannot understand what the difference between GCQ and MCQ. Sige, please explain, Doc. Alright. Ang nakalagay po talaga, mga kaibigan, sa pagbinasa niyo international literature, ito, in-explain ko kanina sa National Task Force, eh. Wala po talaga modified. Ano lang ho yan, enhanced community quarantine at saka general community quarantine. Umpisahan ko, eh. Naalala nyo, noong March 14, ang dineclare muna, eh, general community quarantine. Yung movement of people is largely limited to accessing basic necessities and work. Pero may uniform personnel. Pero ano nangyari? So, nung dineclare ho yan, eh, nagkakalat pa rin ng mga tao. Tapos, after 2 days, nag-enhanced community quarantine. Ito, yung absolutely, walang labasan na ng bahay. Kaya lang, in-implement ho natin 3 days after. So, nagsiuwian yung iba. Kaya, nag-spread po yung mikrobyo. Yan. Ngayon, ang ginawa ni Secretary Galvez at saka sina Secretary Lorenzana at Secretary Anyo, dapat hinay-hinay ho tayo. Hinay-hinay. Utay-utay. Yan muna. Ang ibig sabihin nun, hindi ka bibiglang pumunta doon kasi meron na hong nangyari in other countries na biglang nag-reopen, nagkaroon ho tayo ng surge or second wave. Ngayon, katulad ngayon, may bagyong darating, yung Ambo. Di ba, pinaskil ko kanina. Yan ho, isang pagkakataon, baka magka-second wave tayo. Kaya ina-announce na yan para makapag-prepare kayo para, kasi baka magka-flu kayo, pneumonia, or dengue. Makakahiwalay po kayo, makakadagdag tayo sa problema ng gobyerno. So, oo, Doc, naka-laptop ka na. Oo, naka-laptop na ako ngayon. Bakit ganun? Ang case din nag-improve pero ang classification nag-improve. Pipilitin natin intindihin yung bawat ano, no? Decision nito. Kaya ako, ang inuumpisahan ko ay guidelines, eh. Kasi yung geographical areas, so, nakasigun po yun dun sa guidelines. Paano po ba yung private workers? Sagot ba ng company ang test? Alam mo, laging tanong yan. Sa ngayon, ang sagot ko, eh, wala. Kung sagot daw ba ng PhilHealth, eh, baka humakuba ang PhilHealth kung babayaran po yan. Kaya, pagtiisan nyo na muna. Anyway, life and death naman yan kung papasagot pa natin sa government. Eh, kung may natitira kayong pera, gastosan nyo po yan kasi life naman nyo po yan. Kasi, ang hirap po ngayon na di nakapag, mahirap po maglabi ngayon kung anong dapat libre or ano. Tsaka, I don't think may pera ang PhilHealth para bayaran tayong lahat po. Ako, galing po ako doon. Eh, lalo na ngayon na sa panahong to, ang hirap pong kumita. Baka ang iba hindi nakakapagbayad ng premium. Mauubos naman po yung pera or kaban na po ng PhilHealth. Lalo na yung perang gagamitin sana sa PhilHealth at saka yung mga syntaxes, naubos na po sa social amelioration funds. Kung lahat ito ipapasagot natin sa government, kawawa naman din po ang government. Kasi ang GDP natin, mag-negative na po. At magkaka-recession tayo. Pag nagka-recession tayo, maraming hindi makakapagtrabaho sa atin. Kaya dapat po shared responsibility. Alam ko ang iba sa atin mahihirap. Kaya dun sa mga may kaya, middle class and upper class, magbayad tayo ng buwis para magkaroon ho naman ng pera yung gobyerno. At dun naman sa mahihirap, huwag naman din po tayong abusuhin kung ano ibibigay sa atin. At kung magso-social distancing ho tayo, pumila ho tayo para hindi tayo magkasakit. Yun ho ang aking ano, opinion ho dyan, eh. May flight na daw po ba? Nakakatakot sa Makay. Hindi ko pa ho alam yung aspetong yun, pero I think restricted pa rin ho ang travel. Tsaka gusto nyo ho ba mag-travel na kayo lang ho mag-isa sa aeroplano? Katabi lang nyo po ay pilot. Diba? Ang hirap naman nung kung pilot lang katabi mo, diba? Tapos papipiliin ka ng chicken or beef. Di kunyari, nakasakay ka sa aeroplano ngayon, sasabihin sa'yo ng stewardess, chicken or beef? Minsan, gusto ko beef, pero talaga, chicken na lang natitira niya. Kunyari, sisilip yung stewardess doon. Oh, I'm sorry, Dr. Leachon. Wala na pong beef, chicken na lang. Pero talaga, chicken na lang yon. Kaya pinapamili ka pa. Diba? So, ngayon, pag ngayon sumakay ka sa aeroplano, pwedeng marami kang orderin kasi wala ka namang katabi dun sa aeroplano, eh. Di ba? So, pwede ka, gusto mo, humiga pa ho kayo dun, ha?
gusto nyo, katabi nyo pa yung pilot, no? So, ganun na naman nangyayari dyan, no? So, latest po, DOH's eyes, real-time COVID time data. Ay, salamat sa Diyos. Ay, salamat sa Diyos. Yan, yan o, ka-announce lang ho ngayon, si Mavi. Mavi, thank you, ha? Ay, salamat sa Diyos. Dahil daw ho sa comment ng UP. Kaya pala si Dr. Ted Arbosa, parang aburidong-aburido. Sabi ko, saan ka galing? May meeting kami kasi baka magalit yung DOH doon sa comment namin eh, mga UP. Di naman magagalit yun, para sa bayan naman yun eh. Ba't naman ho kayo magiging onion skin? Serbisyo publiko tayo eh, di ba? Dapat hindi tayo balat sibuyas. Pag ho tayo nagtrabaho sa gobyerno, expectin mo na hindi lahat sa iyo ng tao makikinig sa iyo or mapiplease mo. Talagang ganon. Ang pinakamasama, magtago tayo ng data tapos hindi malaman ng taong bayan kung paano didesisyonan. Mali po yun. We should not conceal data. Mortal sin yan. The moment we conceal data, irresponsible yan. Baka marami pong mamatay lalo at hindi makapag-decide. So kung ako po ang tatanungin nyo, ang pinaka-importanting gagawin ng Department of Health ngayon at ng IATF ay i-ensure na lahat po ng data, pagtulong-tulungan na maging real data and granular para magabayan natin sa pagtatrabaho at education at iba pang endeavors natin. Pag mali po yung data natin, hindi real-time at hindi granular, para ho lang tayo naglalaro niyan itong exercise natin. Hindi po maganda yan. Okay? Okay, bakit po ang Rizal, GCQ? Hindi ko po masyadong kabatch ko yan, si Dr. Leachon. Yan, okay? So ano pa ho? To explain ko sa inyo real-time and granular data. Okay. So ano pa hong gusto niyong i-discuss? Contact tracings and all. Ang sabi nga pala, kailan ba tayo matatapos? Ako, ang pinagbabasihan ko po yung Wuhan kung maging disiplina lang tayo. Tingin ko po, ako, personal opinion ko lang ho ah, March, April, May, June, July. July ho, kung tayo aggressive, makakabalik tayo na new normal, nakamask lang po tayo. Yan. Pero kung matigas sa ulo natin, abot tayo ng 6 months. Wuhan, okay eh. Baka tayo mapatulad sa iba. Okay, bakit po 9 o'clock yung habit ko na po na listen? Kasi may pasok po ako eh. Minsan nag-7 na ako umuwi. Pasensya na po. Mahirap pong alas 2 so eh. Magpapa-flu and tapos na po ako kami ho, mga kababayan, tapos na ho kami mag-anak mag-flu vaccine. Ako ho, nagpa-pneumonia vaccine na ako. Prevenar po ang ginamit ko. Once lang ho yan, once lang ho for life. So, inumpisan ko yan, edad 50 ako. Oo, 51 na ako ngayon. Na-inection na ako for life na po yun. Tapos, sa flu naman, every year po ang dapat yung gawin. Ha? Ayan na para healthy kayo. Gusto ko mag-exercise bukas kaya maaga ako matutulog ko ngayon. So, ang favorite kong book is The Relentless. Yan. Si Relentless. Ang author niyan ay si Tim Grover. So, manunod ako ng isang Jordan. Tapos, magbabasa po ako, mga kaibigan, ng Persuasive Presentation, Harvard Business Review. Kasi magpe-present po ako eh. So, kailangan na, paano ba nagpe-present ng powerful? Yan. Tapos, nagbabasa ako ng Harvard Business Review Strategy. Strategy po. Babasa po. Para may dinadagdag ka naman sa meeting at hindi puro merienda. Kasi dami merienda ho dun sa opisina. Para every hour may bagong merienda ho eh. Kaya tumataba po ang mga tao po doon, pati na ho ako, ha? So nasabi na ho natin ang mga magagandang bagay na nangyari ngayon. Gusto ko nga palang batiin si Anna Franny, isa ho kaibigan ko sa PhilHealth, at pasyente ko yung kanyang kapatid. Salamat sa mga tulong niyo po ah. Nakaka-worry po yung yan, no flight pa domestic, yan. Yan, wala naman pala, wala, meron pong sounds yan. Okay. So ano hong i-share kong libro sa inyo ngayon? Ang share ko pong libro ay tungkol po dito kay strategy. Kasi
Pag ho tayo nag-aral ng estratehiya, matututo tayo. Kasi ang inyo pong kasing kasama ay mga general. So, magaling yung sa strategy. So, babasahin ko to. Harvard Business Review po to. Binili ko po to 2011 bago ako mag-retire sa Pfizer. Tapos, ito yung mga ipopost ko ho to sa inyo. Ha? The five competitive forces that shape strategy. What is your vision? Reinventing yourself. Ano yung blue ocean strategy? Ang blue ocean or blue sky, yung mag-iisip ka, tapos sky is the limit. Yan, ibig sabihin nun yan. The success, the stories of strategy and execution. Balance scorecard. Ito yung sinasabi natin na dapat may metrics of success para malaman mo kung nagiging successful ka sa buhay mo. Check, check, check. Okay? So, yan, sa-share ko to sa inyo. Hindi naman, nakakatawa ho yung chicken at barbecue. Oo naman ho, nakakatawa talaga yan. Yan, chicken at barbecue. Tapos yung ano, yung, si Stepo, yung sekretary ni Secretary Galvez. Sabi ko, pag nag-iintay ka ba sa Malacanang, ano ba kinakain nyo doon? Kasi, siyempre, wala kang baon eh. KFC pala ang paborito nila. So, siguro, nakakatatlo kang KFC doon. Oo, Dok. So, KFC pala siya. Oh, so, yun ang kinakain doon, ano? Nakakatawa naman po yun. Kanina, ulam namin doon, ay meron ho kaming pansit. Yan, sarap po ng pansit kanina eh. At saka po, ano, saging po. Haba ng meeting kanina. Tapos marami pa kaming ginawa. So, data. Data ang pinag-usapan today, no? Oh, team replay, oh. So, ang panghuli na gusto kong emphasize sa inyo is about leadership. Si Secretary Carlito Galvez, hindi ko po kilala yan eh. Kaya po ako natanggap dito dahil dito sa Facebook Live, tapos napunta po ako sa doon sa ating kampo. Eh nakita ko yung pagkamaginoon niya despite may problema at kalmado pa rin siya. At matutuwa kayo sa kanya na humihingi siya ng advice sa inyo. Kahit po siya isang general, chief of staff po yan, at secretary, cabinet secretary. Tapos, tumulong ho rin si Secretary Harry Roque para ma-address ho yung mga communications problem. But may kasabihan all's well that ends well. So, tumawag ho ako sa Rappler, kay Mara Cepeda, taga ano po yung taga Mindoro. Kaibigan ko din naman po si Ma'am Maria Reza. Kung gugugel niyo yung pangalan ko, in 2015, ang inyong lingkod po ay na-awardan din po ng Rappler na Civic Mover of the Year. So, ang ibig ko sabihin, sa akin po, hindi na po importante minsan kung ganito po ang ideology mo, ganito po dito. Basta't isa lang ideology ko, bayan. Bandera lang po ang aking pinagbabatayan. Minsan, hindi tayo nagkakasundo sa ideology, kunyari political party. Pero kung titingnan mo, dapat diretso ho tayo. Dapat hindi tayo yellow, hindi tayo pula, hindi ho tayo kanan, kaliwa. Basta diretso lang ho and what is right and just. Pero kung hindi ho kayo nagkasundo, dapat mag-usap kayo ng ayos. Diba? Para hindi tayo magkasakitan. Yan hong hinangaan ko kay Secretary Galvez. Tingnan niyo yung kanyang press conference ngayon. Wala pong galit sa ano, nagpaliwanag lang. 20% lang yon at 80% noon nag-report siya to the nation yung ginawa niya last week. So ganun ho yung leader, hindi siya mapusok, kalmado with sense of urgency. So yun ang sinasabi ko po. At maraming salamat po kung kayo nakikinig po sa akin every night. Ang natutunan ko, I'd like to summarize po sa inyo. Ang leadership is about finding the truth and of course earning trust, lalo na ng inyong mga leaders. No? Number two, real-time and granular data. Number three, it's all about collaboration. Ngayon ko lang ho, nakapagsalita sa Radyo Katipunan. Yan daw po ang radio station ng Ateneo. At ang dami ko po natutunan, marami po ako nakilala. Magko-contact tracing lecture po ako sa Monday. May dalawa akong lecture sa Saturday.
Pupunta kami ng Baguio para mag-field work. So, yun know. So, talagang relentless for change ho dapat tayo. Kasi kung hindi ho tayo magtutulungan, ganito na lang po tayo. Lagi tayo nasa bahay. Lagi tayo naghihintay ng kawalan. Malungkot naman po yun. Pero huwag kayo matatakot. I-update ko kayo kung mayroon ng mga delikado. Okay na po, hindi na baliktad ang mga books. Ayun, hindi na daw baliktad ang mga books. Opo, July 8 po daw ang sabi ng artificial intelligence. No, so, ganun po yon. So, mga kababayan, thank you po. Nag-break tayo ng new grounds. First time po ako nag-laptop. Akala ko nakakatakot po. Inayos po pala ni Jolo to kagabi, yung anak ko. Clean up yung computer ko. Naayos po. Tinuruan din ho ako ni Pia ng webinar. So, yun po. At hari naman, maging successful to yung mga lectures natin na pag-share information. Minsan, kinakabahan ho ako eh. Kasi hindi nyo kilala yung nasa audience nyo. Yung pala, magagaling pa. Di ba po? So, ito po si Dr. Tony Leachon. At magkita po ulit tayo tomorrow, 9 o'clock, Friday ho bukas, May 15, araw po ng sweldo. Oo nga, may sweldo nga pala. Magsasweldo pa pala ako bukas. Nako. Sige po, maraming pasalamat po sa inyo at magpapahinga po ako ngayon at medyo napagod po kagabi. Naway po kayo magkaroon ng magandang kalusugan. Sana po kayo magdasal. At wala muna pong away muna. Ha? Okay, so ito na po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po sa inyo. And